Ngayon guys, maglalagay muna ako dito ng kunting siminto. Tapos dun sa kabila, yung gagawin ko ngayon. Tapos ito, dito, mag-layout ako dito ng para palitadahan ko. Saka ko tatanggalin na ito. Dito ko muna munang lautan ko dito. Dito rin sa kabila. Dito. Lagyan ko rin dito ng ano, ng guide para diretso-diretso na tayo. So, yan lang muna guys. I-update lang kayo pag ano. So, tara, samahan niyo ako. Ganon pa rin yung mix residue niya. 1, 2, 3. Isang sakong semento, dalawang sako ng dalawang taro ng buhangin, tsaka tatlong taro ng graba. So, bago tayo maglagay ng graba, lugayin muna natin ito sama yung semento. Lalagyan na tayo ngayon ng graba guys. Pangatlo na guys, so lalagyan na lang natin to ng tubig. Pwede na to guys. Lalagay na lang natin to dito. Doon. So, ito ulit yung bubuhusan natin guys. Ito. Yan. Tatapusin lang natin yan guys. Tapos dito rin sa kabila, dito tatapusin lang natin to. No. Yan kasi ano kasi guys, pag umuulan pumapasok yung tubig dyan, tapos naano ako sa lupa ba kasi lalo siyang nag ano, kita mo dito crack na dahil ano, hindi pa siya na totally na level. So ngayon nilelevel na natin guys. Nahin muna natin dito.
So ngayon guys, natapos na tayo dito. Bali ko lang lang siyang konti, pero okay na yan. Nakalevel naman siya dito sa kabila. Dito mapapansin nyo yung siminto na lapit na siya dito. Kunti na lang, mga ganyan lang, kunti lang dumay. So sa labas dito siya. So hindi ko na dito nilagyan guys, kasi ano na yan ng ano, ng mga lupa. So dito lang yung sinigurado ko, kasi yung flooring na yan is gagamitin ko pa yan, kasi yung flooring na to, kasi ito na flooring na to, hindi na to babaklasin. Bali ito na talaga yon. Oh, ito. So susunod natin gagawin guys is magli-layout na tayo dyan, para mag-ready na tayo ng para palitadahan natin. So ito na guys yung ginawa kong ano. Yan. Nagpako ako dyan guys. Yan. Nagpako ako dyan. Ito na lubid. Ito. Para ano. Yan. Ito yung ano niya. Ito niya yung bali yung pinaka straight niya na ano, yung tinunto natin. Hulog. So, dito din sa kabila lalagay din tayo dito ng hulog. So i-ano ko muna to guys, i-permanent ko muna to. Yung helper ko guys, yung isa na pusa na yung maliit na helper ko yan. Nakatingin siya. Ah, tumasagot. Ano ko muna guys ha? Hanap muna tayo ng lubid. So yung proseso ko nito guys is katulad pa rin ng proseso nung una. Yung makikita nyo yung unang video ko, nagano muna ako dito sa bawat gilid niya ng buong papalitadahan ko bago ko naglagay ng kanji doon na mahabang. So yung aking ano pala guys, yung kapal ng ipapalitada ko, 1/2 lang yung binibigay kong allowance guys. So kung saan banda yung manifest, doon tayo magkukuha ng sukat. Pero kung mataas yung manifest, pagpunta dito makapal, dito tayo ano, kukuha ng manifest yung 1/2. Kasi sukatin natin dito sa taas guys. So tama lang guys, tama lang siya guys. Pero pagdating dito sa ano, sa ubos, sa ibaba, nasa tripod na siya. Nasa tripod na siya guys. So okay lang yan. Basta importante maging tuwid siya. So lalagay muna tayo ng tansi ha. Lagyan na natin ng tansi guys pagkatapos nating makuha yung ano, tamang ano niya. Yung tamang tama niya. So papakita ko sa inyo guys. Ito. Dito guys oh. Ito na yung tansi natin guys dito. Kung napapansin nyo, level siya dito. Punta sa, doon sa taas. Doon. Doon. So katapos nyan guys, doon naman tayo sa kabila. Dito naman tayo magano, dito sa gilid niya, dito sa gilid, para makalatag na tayo ng pansi.
So ito na guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo guys. Sinabi ko na kasi. Ito na guys, ito. Bali git kay na kuha ng kamera. Ay magtuwa na kay nasunog ng stove na. Dito guys. Ay tandog ka. Tandog ka. Dugay ra ba na po nungon hawa diha hawa. Ayaw ra ko pagsamok diha kay na kon. So dito guys, makikita nyo guys. Ito kasi nasa pader na kasi to, so hindi natin makuha. So itong clearance na to mga nasa 1 inch pa kasi siya. So medyo makapal ang konti, makapal pa sa mukha ko. Siyempre, ininipisan natin yung ano ba? Oh. So siyempre, wala ko kita sa mga ate rin. So ngayon isi-set natin to sa 1/2. Paano natin maset to sa 1/2 guys? Kung ilan yung hulog nito guys, dito tayo limbawa dito 1/2 ito ilang clearance nito guys, doon magkaparehas din yun sa taas. Yan dapat magkaparehas lang yan doon sa taas. So yun yung susukatin natin. Huwag muna tayo ng pangsukat. So dito guys, yung ginamit ito 1/2 lang siya. So tapos ito naman yung kukunin natin guys, yung distansya niya dito tsaka distansya niya dito, yan yung ibabalance natin doon sa taas. So limbawa wala tayo, mahirap kasi itong panukat na to. Kuha tayo ng rorel. Wala guys, sukatin na lang natin ito guys. So 1/2 din dito guys, 1/2. So 1 inch nga talaga yung allowance niya pag nakadikit yun sa dingding yun. No, so 1/2. So doon sa taas din isisit natin doon sa 1/2 yung ano, yung clearance niya. Ito na yung bali pinaka anon niya na guys. Dito. Okay. Yan. So, kung susukatin natin dito, yung distansya dito at saka dito, parehas lang yan doon sa baba. Doon sa taas, taka doon dito sa baba. So guys, so kung titingnan nyo guys, oh, napaka ano na, nipis na, pero pagdating doon sa ano, nasa ano siya, mga tripod. So ganun talaga guys, hindi naman tayo perfectong ano, manggagawa. So meron naman tayo ding pagkakamali. So kaya nandito yung finishing na magtatama sa atin para hindi tayo matamaan. So pagkatapos niyan guys, maglalagay naman tayo ng tanse diyan sa haligi natin, saka sa kabilang haligi papunta dito ganyan, para yan na yung magiging guide natin para magdagdag tayo ng dalawang linsa dito sa may ano ng haligi, para magkaparehas lang yung kapal ng ating kuan, distansya ng ating palitada. So maglalagay muna tayo ng papo dito sa labas. Naman tayo sa loob guys. Pag naglalagay kayo ng palimbawa dito guys, yung isang pako natin nasa ano, kailangan pag maglagay kayo ng pako dito, kung susundin mo man yung pamamaraan ko, kailangan medyo mababa dyan para pag layout natin doon, makakasukat tayo sa ating linsa dito, sa ating hinulugan na.
magkabilaan. So lagyan muna natin ng pako yan, guys. Ipako muna natin. Lagyan natin ang tansi. So yun na, guys, yun yung nylon na yan. Yan, kailangan walang ano yan, guys, ha? Walang hindi nakaharang yan. So ito na. So para makuha na naman natin, guys, na magpantay sila, susukatin natin yung distansya dito, guys. Yung katulad ng inexplain ko nung unang video ko, yung distansya niya dito sa nilagyan natin ng hulog tsaka yung bagong kinabit natin na linya, i-measure natin yan. Pati doon sa kabila din, i-measure natin din doon. So una natin i-measure dito. Kailangan magkapareha sila doon para yun na yung equal niya, bali plus equal. So i-measure ko muna. Yan. Pura na. Parehas na sila doon. So magkaparehas na sila doon, guys. So alam nyo na. Dito, kung magdadagdag tayo dito ng isang line, so 4 inches din dyan. Tapos dito sa kabila, 4 inches din. So yan lang muna sa ngayon, guys. So yan lang muna sa ngayon, guys, kasi ito lang naman yung ano, pinakita ko na sa inyo naman na yun yung mga technique ko sa pagpapalitada, yung mga layout ko ba. So yung kulang ko na lang is dito. Kung magdadagdag ako dito ng ano, ng bali linsa, magdadagdag naman talaga ako dito para sa pagkalis natin. So 4 inches na rin yung isi-set ko dito, galing sa linsa natin yung nakaganon, 4 inches yan, clearance. Saka dito 4 inches din. So yan lang, guys. Sana kung gustuhan yung video na to, sana subscribe na lang, like, saka share. Kung ma-comment man kayo na may mali ako or may madagdag pa sa akin pag ginagawa, makakatulong din yan sa akin. So yan lang, guys. Salamat.